Nangangamba mga guro at estudyante sa Estansya Iloilo ngayong nalalapit na ang tag-ulan. Mga tent lang kasi nagsisilbi nilang silid-aralan dahil hindi pa naaayos ang mga gusaling sinira ng Bagyong Yolanda noong nakaraang taon. Makibalita tayo kay Jennifer Muñeza ng GMA Iloilo. Sa unang linggo ng klase ngayong school year 2014-2015, balik sa mga tent ang mga mag-aaral ng Botongon Elementary School sa Estansya Iloilo. Kabilang sila sa mga apektado sa pananalasa ng Bagyong Yolanda noong isang taon. Nasira na ng bagyo ang kanilang paaralan, apektado pa ito ng oil spill na nagmula sa isang sumadsad na barge na tangay ng malalaking alon noon. Pahirap pa ng klase sa mga tent. Napakarami kasi ng mga estudyante at napakainit pa ng panahon. Namitan ni Sarom. Ay mahantong. Diriya. Painit. Ang mga guro aminadong apektado ng sitwasyon ng paaralan ng kanilang pagtuturo. Kung sa ngayon init ang kanilang problema, mas pinangangambahan daw nila ang pagdating ng tag-ulan. Makaproblema, gid kay maski may close na da, may kanal na da, diri naman siya gaagi sa gate. Eh, wala pa kami kabalo subong ko ano gid ang himuon namon basta ang amo lang maka gobra lang kami lesson plan obra sang charts sang inugtudlo sa mga bata kay maski amo ni subo ang sitwasyon ginapilit gid namon nga ang learnings ila gid jam acquire ang iba namang silid buo pang dingding pero trapal na lang ang nagsisilbing bubong. Dagdag pa sa problema ng mga mag-aaral ang mga sira-sira nilang upuan. Bukod sa Botongon Elementary School, may iba pang mga paaralan sa Northern Iloilo na gagamit ng tents bilang classrooms. Kabilang narito ang Canoan Elementary School. Gagamit naman ng mga makeshift na silid-aralan ang mga estudyante ng Estansya National High School. Preparado kami yan, may reserve ko yung temporary classroom sa likod. Una lang sinabi ng Malacanang na kulang pa talaga ang mga silid-aralan sa ilang lugar. Taon-taon daw kasi tumataas ang bilang ng mga nag-e-enroll sa mga pampublikong paaralan. At marami sa mga eskwelahan ang winasak ng kalimidad noong isang taon. Pero patuloy raw itong ginagawa ng paraan ng gobyerno. Jennifer Muñeza, Nagbabalita, Pilipinas.